Amin na, open. Open. Ice cream. Boy mo nga mo kitang gano'ng kain eh. Oh. Wow, it's color white and brown. And there's nuts. Ayun no. Oh, go na, go na. Tayo natin yung kama. Huwag ka magkalat dyan na, doon ka. Libangin mo na si Osiris. Ice cream. Ice cream. Merienda daw. Kagigising ko lang nakatulog. Nakalimutan ko kunin yung mga... Here. Okay, mag-shower ka, mag-isa mo ng ice cream. Yay! Doon kayo sa likod, dali mo sa likod na. Basta kayo mo sa motor. Ang hirap maglibang ng ano nung anak. Makulit na siya. Sa stage na siya ng kakulitan eh. Bonggang-bonggang kulit. Usap natin. Ayaw natin ng hangin. Close muna ang hangin. Inawisan ako. Patay natin ang hangin. Bawal ang hangin pag magtatawas. Tatawas ako na. Oh, baby, up. Magpakasawa sa ice cream. Ito, tawid dagat na tawas. Kahit tawid dagat, nakakapanggamot po tayo. Nakatulog yung baby kapag kasama nanay. Nauna natulog nanay bago baby. Yan, pag mag-uumpisa na, kusa akong lumiligay. Pag ang kandida ako, silindihan ko na para siyang may mga mata. Para may mga mata. Grabe, ganda oh. Andito si Kuya Carlo, yung tarot reader ko. Nung nakita niya ako, kasi di ba nagkasakit ako, sabi niya, hindi daw sakit yun. Nag-reset ulit yung energy ko. Ibig sabihin, lumakas lalo. Umanda lalo. Kasi nakita niya yung mata ko eh. Nag-iba na daw. May bagong bantay sa katawan ko. May bagong nagbabantay. Hindi ko makita. Hindi ko makita ang comments. Yow. Napawisan ako. Maganda ang gising ko ah. Maganda yung pinapawisan kesa sa hindi ka pawisan. May kulam ka. may palipad hangin ka na nun. Naranasan nyo ba yung palipad hangin? Malamig ang noo. Malamig sa noo. Tapos pati pawis mo malamig. Malamig lang. Ah! Mukhang may gawa itong ano, itatawas natin sa abroad. Ito, tingin ko pa lang sa babae ang umaatake dito, lalaki naman. Lalaki ang umaatake sa kanya. At
So kailangan natin ng sage para protected. Walang makakapasok. Ito para sa babae. Doon sa tawid dagat. Hindi po sa kabilang mundo. Para sa babae. Ang kwarto na to, pag napasok nyo, iba pakiramdam nyo rito sa kwarto ko. Parang hindi bahay ng tao. Mainit. Kasi sama-sama na yung ano, yung pwersa ng yamin. Nakikita ko dito ibang lahi, para siyang Indiano, Pakistano. Parang ganun ang itsura ng lalaki. Maitim, marunong gumawa ng black magic. Malakas din. Itong aral niya sa ninuno niya na mana, kaya siya marunong. Yung lalaki na ito, ginagamit niya, may galing siya doon sa babae. Kaya habang nakatingin ako sa planggana, sa apoy, tsaka sa kandila, nakikita ko. Ibig sabihin, napapasok ko yung gawa. Nakakapasok ako sa gawa. Grabe. Malapot. Hindi lumabas. Dumadaan, diba? Hindi lang pangkukulam ang kaalaman nito. Mas malalim pa sa mangkukulam ang kaalaman niya. Ako, hindi ako matahimik hanggat hindi ko siya tinatawas. Kanina kasi nangako ako. Kaya naging busy ako. Pero hindi pa rin ako matahimik hanggat hindi ko siya tinatawas. Masakit yung ulo ko. Pag once na nangako ako, kailangan to pa rin ko. Hindi mawawala yung kirot ng ulo ko hanggat hindi ko tinutupad yung sinabi ko. Yun, para kang inuusig, hindi ka pwedeng tumanggi pag may humingi ng tulong. Anak, doon ka ha? Fire to, hot to. Naku, lagyan ng mangkok. Madudumihan na yung kama. Isa lang kasi nakita na ako yun. Napawisan yung likuran ko. Ito, habang pinapawisan ako, pinapawisan din yung babae. Yung ginawan. Ah! Hanggat, ayan, kita-kita. Parang hinihiwa yung ulo ng babae dito. Pero siyang patalim. Yung ritual niya, hinihiwa niya pa dito, pa ganun. Talagang halos mahihimatay ka sa sakit. Yun ang gawa niya. Kita ka dito. Ritual niya, may gamit siyang kutsilyo. Nadudura ako. Thank you.
gawan talaga siya. Ito nga na nagtatawas lang ako na egg to ako eh. Alam niyo yung kahit may patay, may karo, madaanan ako, nasusuka din ako eh. Anak, no, hot to hot. Blood dragon eh. I need ko ng blood dragon. Oh, malakas. Malakas ang gawa sa kanya. Jesus. Yung lugar, pero nakakaabot dito, hanggang dito sa akin. Ayan. Kumapit yung blood dragon. Kasi ang blood dragon, nagbabanish siya ng ano, ng bad energy. Malakas din kasi yung gumawa eh. Ito, sinusunog ko lang yung ritual niya doon sa babae. Hot. Yes, hot baby. Nangingitim na yung tawas. Hindi siya lulubayan hanggat hindi nababaklas yung ano, yung connection. Kailangan hindi niya na nakikita tong taon to. Nakakapagkabit siya ulit ng ano eh, ng cords. Ako din kahit malayo, kaya ko magkabit ng cords sa kalaban ko. Kaya ko magpa-rebound. Meron akong ganito dati, sinubukan ko magpa-rebound habang binibira ako ng bangko ko lang. Ang gamit niya, puso ng isda sa manika. Tsaka yung pinapatayo yung kandila sa tubig. Yun yung gamit niya. Pero ganito lang gamit ko. Simple lang. Tubig at kandila, asin lang. Narebuelta ko eh. Namagay lalamunan niya. Hindi na siya nakagawa. Hindi na siya witch. Wala na siyang kakayahan na magana yung dito niya eh. Yun yung rebuelta ko sa kanya. Dami. Ang daming gawa. Ang daming tinawag. Nakikita nyo, dumidilim. Ang daming tinawag. Nyo, hindi ako napapasok. Harus lamunin na yung kamay ko. Sobrang itim. May, syempre, pag ganun kalakas ang gawa, ang gamit nito, jablo. Mga jablo. Nag-spray na talaga ako ng blood dragon oil kasi naramdaman ko malakas. Alam nyo ba, pag nakialam kayo sa ganito nang wala kayong ano, wala kayong kakayahan, kayo ang babalikan. Magkakasakit. Kaya hindi po basta-basta ganun kadali manggamot. Oh, eto na. Papakita na natin.
Mabango ha, naamoy ko mabango. Amoy bulaklak. May naamoy ako, amoy bulaklak. Nung isang araw, black lady lumabas. Ito yun. Ito yung ano, Indiano. Indiano, Pakistano, basta yun siya, moreno siya, ito siya. Ito, naka-side view. Oh, hot, hot! Hot, may kandila dito, may kandila. Dali mo si Osiris sa labas kaya para madibang. Ayan. Ito pa, lalaki to, oh, nasa gilid, naka-side view. Pwede po pa screenshot. Ito siya, naka-side view, lalaki. Ayan. Lalaki to. Dalawa. Dalawa ang bumibira. Nag-uusap sila. Tapos andito yung babae sa gitna. Wah! Lakas. Wah! Ayan, na-absorb ko na. Na-absorb ko na. Dalawa sila. Ibang lahi. Mga maiitim sila. Ito, paikutin natin. Paligtarin natin. Ito, mga job na nagamit nila. Pa-screenshot po. Ito sa gilid. Kitang-kita mata. Ayan o. Ito. Itong part na to. Mata, ilong, bibig. Ito yan. Ayan, sinasabi ko yung hawak niyang job. Kitang-kita, linaw. Puro ekto, puro mata. Yan ang pinapadala niya doon sa babae. So, ang gamit nila ay kutsilyo. Yan, pinapaangkasan siya ng hindi maganda na spirito, kaya halos mabiyak ang ulo niya. Sa sobrang dami, kasi puro mata to eh. No? Sa sobrang dami, hindi niya kinaya, nahimatay siya. Yan, tapos isa pa tayo. Mabigat sa balikat, ito, yung ganito ko, habang nagtatawas. Tapos syempre, nadudura-dura ako. Kasi ano yan eh, pag bad spirit, talagang ma-absorb mo, tapos maano ka talaga. Yun na idudura mo, yun yung pinakadugo ng spirito. Ah! Ito doon sa asawa. Sana maturuan sila magpoder, magdebosyon. Pag once na na-enlighten nila yung sarili nila, nakakapagpoder at debosyon na sila, hindi sila basta-basta mapapasok ng gumagawa. Kahit anong lahi yan na makukulam talaga eh. Effective eh. Effective yan eh. Wala sa ano yan eh. Nasa performance kasi talaga yan eh. Pag nasa dugo ka na talaga ng ano, ganyan. Ang ganda oh. Nag-iiba. Diba? Kargado na yung kandila ko. Ito doon sa asawa niya. Dalawang mag-asawa tinitira. Tignan natin dito kung a-appear din. Ah! Kung lilitaw din yung nakita ko nung una. Nakita ko din, te, kanina. Sumalamin siya. I-screenshot ko nga yun, eh, mamaya i-replay ko. Pagka nabagsak ng apoy, pag nilatigo ko na sa tubig, pag hinataw ko na, nakikita nyo dumidilim. Yun yung madilim na spirito na naipapasok sa tubig, sa kandila. Yun yung nahihigop, na-absorb. Kaya nga, kahit pati ako nadudura, kasi na-absorb ko din. Pero almost napupunta talaga dito sa tawas. Pero pagka malakas, talagang, kumbaga sa sobrang puno ng portal na bubuksan mo, yan, may possible na madura-dura ka din. Or sumakit ang ulo mo, mararamdaman mo din sila. Okay, kumaya.
itong gawa nila, kahit internal bleeding, internal mo kaya nilang paduguin. Kaya nilang pasabugin. Ganito kalakas yung kalaban nila. May nakikita ko. Kahit yung ano mo, abdo mo, kaya nilang paputokin. Malakas sila. Malakas din. Isang gumagalaw yung kanila. Nakakita ako ng onin sa Japan, katabi ko. May sungay din yun. Maiksi ang sungay niya. Tinabihan ako sa pagtulog. Hindi pa ako spiritual, pero ang lakas na ng pakiramdam ko. Pag bilad ko ng ganyan, kung ano yung position ko, ganun din yung position niya. Ganyang katutok, ganyang kalapit. Ang mukha ng demonyo. Nakita ko eh. Simula nung nakita ko yun sa bahay ng dating husband kong Japanese. Iniwanan ko na yung hapon. Ayoko na yung bahay. Tapos sinauli ko na yung wedding ring namin. Disregard ko na yung ano yung marriage namin. Nakakita ko ng demonyo. Kasi para demonyo yung ano yung nandun sa bahay talaga. As in, halos kunin na yung kaluluwa ko ng demonyo na yun. Totoo yan sila. Nakakatakot ang itsura pag nakita nyo talaga. Parang matatakot na kayong magpumikit o kaya matatakot na kayong matulog. Ayan, pinapawisan ngayon yung tinatawas natin. Eto, sinusundot-sundot lang to. Pero mas binibira yung asawa. Puro bungo ito. Bungo. Gumagamit siya na bungo. Ala, puro bungo. May bungo siya na kagamitan sa bahay. Ah! Dalawa pa bungo. Nakikita ko dito. Hindi naman palaging kayo ay tatawasin. Hindi kayo palagi ay kayo ay gagamutin. Siyempre, matuto din po kayong magdebusyon sa sarili ninyo. Hindi kasi masasabi na nagdadasal lang kayo is na nagdadasal, nag-recite lang kayo. Kailangan galing sa puso eh, para kung sino man ang umatake sa inyo ng mga kadiliman, gawa ng kaliwa, hindi basta-basta magtatagumpay. Mararamdaman o nararamdaman, pero hindi magtatagumpay. Huwag po kayo magpapatalo, ano lang, dasal-dasal lang. Kasi naranasan ko din yan, nakipag-combat eh. Maraming beses ako nakikipag-combat eh. Ito may bungo. Ay, may naamoy ako buhok. Sunog na buhok. Parang nakuhanan to ng buhok. Yung lalaki ha, nakuhanan siya ng buhok. Hindi maliwanag yan. Dumidilim, di ba? Pero sa ating, ano natin, dilaw? Tingkot yan. Tatlo yan, di ba? Oo. Okay, lang muna yan.
galit. Lumalatigo na siya sa tubig. Nakakapit sa ulo ng lalaki. Pag ang witch tumawag ng masamang spirito galing sa kabilang ibayo at pinakarga sa katawan ng tao, minsan nakakulong yan sa ulo. Minsan sa balahang, minsan sa tiyan. Kung saan nila target, nakikita naga rainbow ng taos. Pag nasa loob na ng katawan niyan, sobrang sakit ng ulo. Para kayong ano. Magbabaliw. Sobrang sakit. Kahit anong inom niya ng gamot, hindi mawawala ang sakit. Mapapansin niyo ang witch, hindi maliwanag ang bahay. Laging madilim. Hindi sila nagpapapasok ng liwanag sa bahay. Halos umabot na sa mukha ko yung apoy eh, no? Itim na itim. Itim na itim po. Alam nyo, pagka ang clear ng tao, walang namang negative energy sa kanya, kinain yung kamay ko. Malinis ang tawas, hindi siya nangingitim. Pero eto nangingitim, ibig sabihin talagang daming gawa. Matindi galit. Masarap ang pakiramdam pagkawas kayo ay natawas. Lalo na yung mga simpleng labig. Nabunod ko na yung pinaka-puso. Ibig sabihin, tapos na ako. Ah! Sage. Ano? Bakit? Ano yun? Okay lang. Ano yun? Pwede makakabit na yung kung ilaw? Makakabit na ilaw? Bukas na lang. May ano yun? May ano pa dyan eh. Ginagawa ko. Sige lang, boss na lang. Pwede na ma-overtime. Overtime. Sakit lang to. Tawas lang naman to. Hindi na. Boss na lang. Sipo na lang eh. Sige, ako lang ito. Clear mo yung energy field sa paligid. Hindi ka pwedeng basta maging kampante. Kailangan magpauso ka din. Lobo na tag ibang piso. Anong klaseng lobo ka din? Kawawa naman tong taon to. Lobo na pa-birthday. Ah! Ang dami ko ang na-absorb. Buti na lang kamo. Hindi sa akin tumatagal yan. Sa katawan ko. Ang bango. Amoy blood dragon. Yan. Ito, laman ng ulo ni Kuya. Yan, ang lalaki ng mata. Sobrang dami. Iisa lang may gawa. Yan. Pero ang target talaga nila sa ulo. Pinapapasukan nila sa ulo. Yan. Ito pa oh, may lalaki din dito. Mga negro eh. Matanong nga kung sino itong mga negrong to. Ayan o, may demonyo. Ayan o. Ito. Itong part na to. Screenshot natin. Paano ba? Hindi ko may screenshot. Sige, kayo mag-screenshot po. Thank you.
kitang-kita yung mukha, ano ba yan? Hindi ko ma-hold yung ano, yung screenshot. Wala, kasi pag iPhone, madali lang mag-screenshot eh. B? B? Patulong ako, screenshot mo lang to. Ah! Ito, screenshot mo lang. Kalabit yung tatlo. Ito pa. Ito pa. Ay, malinaw. Ayan, naka-side view. Okay na. Salamat. Kita-kita yung mukha ng demonyo. Halos malalaki demonyo ang hinarga doon kay kuya. Ito, tawas ng mag-asawa sa ibang bansa. Puro ulo ang target nila eh. Grabe ka itim naman ng ano, ng tawas nila. Ako, pagka ng gamot, pagka tinuloy-tuloy to gamutin, nilinaw to, magiging maayos ang tawas nila. Ito po, ang tawas ng dalawang mag-asawa. Sobrang itim. Kahit dyan itapat, sobrang itim. Yan ang nilalaman ng ulo nila. Sobrang dami. Ito, dito ko nakita yung demonyo. Ayan o. Naka... Andyan. At saka ito. Dami. Daming laman. Malalaki pa. Siguro pag personal ko hawakan to, halos isang mangkok ang isusuka ko. Dahil sa sobrang dami ng karga, pinawisan ako doon. Mamaya, susunugin ko to para maging okay na sila. Sana tuloy-tuloy yung paggalingin nila at wag na silang balikan. Kasi minsan, madali silang balikan. Pag once na butas na yung aura mo, madali kang balikan. Babalikan at babalikan ka. So, ang kailangan nun, matuto kayong magpoder, magpalakas kayo ng spirito na hindi kayo basta-basta mapapasok ng mga kalaban. Mga nagtatangka, may mga intention na manakit sa inyo. Grabe. Okay. Dumikit yung kandila. Mabigat sa likod. Mabigat sa likod. Yung balikat ko, mabigat. Kandila lang yan. Magaan lang yan. Pero yung energy kasi, mabigat. Kaya, ramdam ko yung ano. Nakakangawit sa balikat. Akala mo yung may nakasampa. Na matagal na, matagal mong buhat-buhat. Tawas lang yun, pero nakakangawit. Kasi energy na mabigat yun eh. Hindi siya basta-basta naglalaro lang na kandila. Totoo po yan. Kaya minsan, dati nag-aaral nga ako magtawas-tawas noon. Dami ko pang na-absorb, hindi ko pa na-close ang portal. So, natuto ako mag-close ang portal, naging okay na ako. Pero dati kasi, naging ano kayo, mapusok. Mapusok ako, tawas ako ng tawas, porkit marunong magtawas. Pero may nakakalimutan pa pala ako, isarado yung portal. Kasi binubuksan mo yung portal niyan eh. Kaya kanina, ano, may demonyo ako nakita eh. Nakita kang demonyo. Kanina, pagtapat ko ng kandila sa, ano, sa mukha ko. Nag-reflect yung ano, yung kandila. Kasi siya na yun eh. Siya na yung hinahunting ko. Andun na siya. Nakakulong na siya. Ang bango ng Blood Dragon. Ang bango. Ah, mamaya gagawa ako ng Blood Dragon. Marami tayong lang isang tambak. Isang tambak. Kaya, yan. Linis-linis. Sunugin na natin tong ano, mamaya. Ano oras na kaya? Ano oras na, my dear? Mga my dearest, ay mga alas sa isunugin na natin yan para mag-banish siya kasama sa hangin, mawawala na sila. Hi beautiful, what's up? Natatanong niya ako nung ginagawa. Okay, tapos na po ako. Nasakit sa balikat, nangawit ako doon, sa dura-dura ako. Madumi ang karga na negative energy. Lason yan sa katawan. Hanggat hindi naaalis, lason yan. Magkakasakit talaga kayo. Wait lang, beautiful. Huwag ka lalabas. Tapos ang pinagtawasan, kailangan itapon sa lupa. Yan. I-ground. Sa ground. Hindi kung saan-saan lang.
O kaya pwede yan ipaalon sa kanal, yung running water. Ang bigat sa balikat, para akong nagano, nagbuhat ng isang sako. Ganong kabigat po. Ang kalat, tadami ice cream sa kama. Ice cream. Yan, ganito. Ganito pag ginagawa ko. From tissue. Yan, ibabalot natin. Ay, mamaya. Ibabalot sa tissue. Tapos diretso, rekta nyong susunugin. Ganun po yan. Hindi, huwag kayong mag-iimbak ng tawas ninyo sa bahay. Kailangan sunugin agad. Kasi buhay pa yan. Buhay pa yan sa kandila ng nakakulong. Kaya kailangan sunugin. Okay po. Bye-bye. Message sa magpapatawas. Bye-bye po.